Nabulabog ng pagsabog ang mga taga-barangay 470 sa Sampaloc, Maynila mula sa tindahan ng LPG mag-aalas 11:30 kagabi. Sa lakas ng pagsabog, kitang gumalaw ang motorsiklo na nakaparada sa tindahan. Agad rumisponde ang mga tanod ng barangay na tiyempong ilang metro lang ang layo mula sa lugar ng pagsabog. Bigla na siyang umilaw ng malakas. Pag ilaw niya, may mga kote, sumabog siya malakas. Pagsabog niya, tiyempore, matas kami ng konti. Sabay, siyempre nga, ano kami, responde agad kami. Meron kami yung fire extinguisher. Yun, kumagad ako noon. Agad din nilang natulungang makaalis ng tindahan ang empleyado na si Romulo Pirante na nagtamo ng mga paso sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan. Sabi ko lang, bitaw ba dyan, bitaw ba dyan? Iyon, meron naman, tulong, may nasunog na ano. Buti lang po siya lang mag-isa, wala yung pamilya niya kasi umalis sa province. Tumangging magbigay ng panayam ang may-ari ng LPG outlet. Kahit malakas ang pagsabog na galing dito sa tindahan ng LPG ay hindi naman nadama yung katabing bahay nito. Pero hindi nakaligtas ang ilang mga motorsiklo at maging sasakyan na nakaparada sa tapat ng tindahan. Nito lang Webes, June 29, aabot sa 18 ang sugatan sa pagsabog sa isang Korean restaurant sa Oriental Mindoro. Gas leak ang isa sa tinitingnang sanhi nito. Ayon naman kay Liquefied Petroleum Gas Marketers Association President Arnel T., kailangan maging maingat ang mga consumer sa mga binibiling LPG tanks para maiwasan ang ganitong mga insidente. Number one, ay tignan po nila yung mga tanks yung idinideliver po sa kanila. Pagka ito po ay walang hindi hon pinturado or walang kaukulang marking, yun hong brand name na nakalagay po sa tangke, at ang pinaka-importante po yung brand name at saka yung selyo ng tangke po ay dapat magkapareho. Pagka hindi po yan magkapareho, pakiusap lang ho namin, huwag na pong tanggapin yan. At the same time, i-report na po ito sa pinakamalapit na barangay at kapulisan. May payo naman ang isang eksperto para maiwasan ang leak sa LPG. Una, ang lagayan ng cylinder mo, kung gumagamit ka ng cylinder, ay dapat hindi sa isang kulob na compartment or closed compartment. And then yung mga rubber tubing natin, kailangan ma-check. Kasi usually pag naka-expose yan, tapos nagluto ka ng mantika na ano, namamantikaan yun, tapos init, nasa subject yun sa wear and tear. Sakali namang may tagas na ang inyong LPG, ito ang mga dapat gawin. Huwag kayong magbukas ng ilaw. Buksan niyo lang yung bintana sa kung pwede pintuan para makalabas yung singaw. May amoy naman yun. Actually, walang amoy yan. Nilagyan lang nila ng dagdag na chemical para maamoy mo na to, ano, yung leakage. If possible, i-off mo yung regulator kung naka-on position. Kung nasa ang leakage ay nasa bar, ilagay mo yung safety cap. Tapos kunin mo yung cylinder, dalhin mo sa labas ng bahay mo. Samantala, patuloy pa ang investigasyon sa dahilan ng pagsabog sa tindahan ng LPG habang nagpapagaling pa sa ospital ang sugatang empleyado nito. Liza Aquino, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.